Ito na po ako, nakaluto na po. Yung niluto ko kanina na ano na tuna with oil flakes and litos. Ito na, kakain na po tayo. Ayan siya guys, oh. Ayan. Ayan siya. Embento ko lang yan. Embento ko lang yan. Diba sabi ko naman di ako marunong magluto. Pero nung natuto akong ano, manood ng YouTube at naging subscriber ako nila, Brenda Maggi, mga social climber, kasi gustong-gusto ko yung vlog nila. Parang natural lang sila. Parang yun yung kwento ng ano, ng buhay natin, yung everyday life routine natin. Yun yun. Doon ako nagkaroon ng idea, naging idol ko sila, ina-idolize ko sila. Before, nahihiya akong ano, nahihiya akong marap sa camera. Katulad dito. Yung sa ano, yung take picture, okay lang yun kasi flashing lang yun. Katulad dito na talaga, tutok na tutok ka sa camera. Ngayon ko lang yan natutunan, gawa ko na Brenda. Kasi one time, nag-vlog si Brenda, sinabi niya ko na wala akong pakialam kung pangit mo yung vlog ko, yung content ko, wala akong pakialam kung i-unsubscribe niyo man ako, ipabash niyo man ako, kasi ito yung gusto ko. At saka wala akong edit-edit, sabi niya, diretso to. Kung anong ginagawa namin ngayon, ganito, ito siya. Ito lang yun. Sabi mo, natural lang na natural. Alam niyo ba na bumili pa ako ng vitamins kagabi para lang makatulog. Hindi ako tinaglan, guys. Ang dahil dyan sa laptop na yan at ito mobile na to sa ano, vlog-vlog sa video-video. Diyos ko, nagiging addict na ako. Kung alam sa kukuha ng ano, ng tulog. Addict pa ako sa kape. Pero Diyos ko, ano bang ginawa ko kagabi para lang katulog, uminom ng pampatulog, uminom ng gatas, tatlong mug. Ganito kalaking mug. Look at this. Di ba ang laki niya? Ganito, tatlong ganito ang ininom kong gatas, hot milk, para lang makatulog. Then, peanuts. Kaso lang wala akong chocolate, wala na din akong banana. Yun, kain ako ng kain, Diyos ko. Laga ako ng itlog. Nakatulog ako, idlip-idlip. Nakatulog ako siguro mga 4 hours. Kasi nagchat-chat pa kami ng panganay ko ng anak. Ang tulog kasi nun, parang ako din, parang akala mo ano, yung tulog lang, tulog manok, sabi pa nga ng mama ko, tulog manok. Ganun yun, hanggang madaling araw, gising pa, nag-chat-chat pa sa akin sa messenger, tapos nagpa-follow siya sa akin, sabi niya, mama, saan po ba yung ano, Lera Dubai? Sabi ko, bakit? Doon ka po pa. Sabi ko, hindi. Ano ba sabi ko po dyan ako? Sabi ko, tanong mo kay, ano, kay Kuya Balong mo, yung pamangkin ko na sa Dubai. Pinapapunta niya ako doon magbandi kami. Pero gusto na, ano naman kasi, naabutan din ng lockdown yung pag-ano namin. Eh, hindi rin. Wala din tayong pumunta ng Dubai. Takutin ako magbiyahe. Siyempre, matanda na ako sa ano. Kung sa mga ganyan, simpa ko lang palayo. Takot pala. Siyempre, no, may mga anak ako, mahal kong mga anak ko. Kailangan pa namin magsama hanggang sa katandaan ko, 200 years old. Kahit po, dami kong kanin. Hindi halatang gutom. Ayan, no? Hindi halatang gutom. Pero yan lang ang ulam ko. Mamaya pa ako mag-ano ng, di ba sabi ko magmumukbang ako. Mag-prito ako ng chicken wings, maliliit yung chicken wings, pandalawang subo lang. Yun ang gusto ko. Nauumay kasi ako pag malaki ang slice, alam niyo, sa taba ko na to, sa taco kong kumain, pero di mo ako mapapakain ng marami sa isang idiot lang, hindi. Ano yung kain ko, yung may at maya, every now and then. Kaya yun, doon ako tumataba lalo, kasi yun pala ang ano, nakakataba. Yung pahinto-hinto ka na kahit tapos kumakain ka ng bahaw, yung malamig. Yun pala yun.
Okay, hindi nakasanayan tuloy. Tamad ako sa lahat ng bagay, pati sa pagkain, pero hindi naman ganun sa pagkain. Tamad nga akong, tamad akong kumain ng dire-diretso ng isang kainan lang na ano na maramihan. Parang hindi kaya nito. Eh kung sa ano nga, sa kanto, nabibilaupan ako. No? Kaya yun, buti nga yung noodles may sabaw. Ganito gusto ko guys yung mga may tulay. Mama ko kasi dati, kaming magkakapamilya, bili kami sa gulay, lalo na sa ano, agata yun. Kasi yung kapatid kong lalaki, mahilig magluto yun. Puro gulay-gulay, insta-insta. Yung mama ko lang mahilig sa karne, kaya high blood yun. Pagmana. Anak. Ito lang ang ano. Kahit ano practice ko ng luto, ng timpla, ito lang yung hindi ko matansya, makalculate ng ano, ng asin. Kunti lang naman yung nilagay ko kanina. Ano, nagnakaw ako ng asin doon sa kusina. Yung asin ko kasi ginagamit. Eh, andun ako eh. Titimplahan ko na. Pinamad akong pumunta sa rep ko. Asin ko kasi ginagamit. Alam mo yung ano? Iso? Yun. Ng ulo ko guys. Dali. Tapos isa pa to, caffeine. Yan daw kasi ang sakit ng mga Filipino, tigas ang ulo. Kahit bawal, ginagawa. Kasi andun daw yung sarap yun. Gusto kong gamitin yung ano, yung nabili kong microphone. Box ko lang yung Bluetooth nito. Kaso lang, malaki, ito yung alpong lagay, malaki, ayaw ko, nakaka-offward, para sa akin. Di ba kasi ako sanay? Kailangan ko pang, ano, masanay, kailangan ko pang mag-practice, kailangan ko pang manunood sa ibang, ano, sa ibang vloggers, para makakuha ng idea, tsaka alam nyo guys, tamad ako mga likod, guys. Tamad ako. Yun ba ano? Mga likod ang mga likod kay ano kayo to. Tamad ako niyan. Tapos kung kumain, matulog muna ulit. Kasi wala tanong akong ulo ko. Alam mo, masakit na yung ulo ko. Dito. Ayoko naman kuminom na ng ala kasi ayoko pa. Nagdidepende na din tayo sa ganun. Inom ako na inom ng tubig. Kasi naanak ko doon kay Dr. Wong. Willy Ong pala, sorry. Sorry! Na aminom daw ng maraming tubig para kung saka relax ka. Tapos kumain ka ng itlog, kulang ka sa tulog. Okay lang itlog na ba ako guys? Baho ng utok ko. Ito ang hirap pag nag-iisa ka ng tablet na wala kang kasama. Yung ba, I mean, wala kang kasama sa bahay na kamag-anak mo or loved one mo, char. Ayan. Solo lang ako, guys. Ayan. Ayan yung kama ko. Ayan. Solo lang ako. Ayan. Ito na yung kwarto ko. Ayan. Ayan. Ayan, altar ko. Laptop ko. Ito lang ang kwarto ko, di ba?
Kaya mahirap talaga yung nag-iisa ka, nagsulo ka na. Pero ganito talaga ang buhay sa abroad. Solo ka lang namumuhay. Maswerte ka na pag may kasama kang kamag-anak. Kaya ganyan, may jowa ka. Jowa! Ayun. Kaya hindi mo masisisi yung iba na pag nag-abroad. Dahil nga, lonely, di ba? Loneliness, boredom, union, stress. Ayun, makahanap sila ng ano lang. Ng kausap nila na hanggang magkapalagayan ng loob, hanggang magkaroon ng relasyon ng union. Hindi mo sila masisisi at hindi maiwasan talaga yan. Masalamat na lang po ako at tapos ako sa ganyan, matanda na ako. Di ba? Kita nyo? Ngayon kagabi ko, hindi ko naubos. Ganyan ako kumain. May mga lipover. Pero pag lipover ko naman kinakain ko, siyempre pagkain yan at saka sa akin naman yan. Hindi naman yan natin. Lipover nga ng mga anak ko, kinakain ko. Sayang kasi, diba? Kasi ang dami ko nakikita ang ano yun, ang pagkain. Kawawa. Sa abroad na ako sa Pilipinas. Mali pala yung panandok ko, guys. Ikaw ng panandok. Hindi ko maano yung sabaw. Ito dapat pala sa may sabaw. Eh, syempre, nung nagluto ako, ito yung ginamit kong ano eh, pang mix eh. Ayan, binili ko to para sa ano, pang mukbang. Di ba, bisyosa ako. May mga gamit ako pang mukbang. Eh, that time nung bumibili ako ng mga ganito, hindi ako marunong magluto. Eh, nagamit ko na. Ang laki nga, ha? Ang lang eh, subo. Tingnan nyo, try ko ha. Try ko, guys. Ito yung pamukbang. May maliit pa nito. Bumili kaya ako nito. Pinadala ko sa Pinas. Para experience sa mga anak ko na ano yung mukbang-mukbang na yun. Yung mga anak ko kasi, hindi yung mahili sa ano. Pag kumakain kami sa labas sa restaurant. Ayan, ganyan o. Oh. Ganyan ang mukbang. Ganyan. Ganyan. Kaya. Mahalat talaga, guys. Buto na lang putit mo yung alat mo. Sa sobrang kartihan ko, gumamit ako ng yung brilliant. Ayan. Pumangit po yung lalo yung mukha ko. Imbis na gumanda, pumangit. Diba? Alam nyo guys, sana naman matapos atong COVID na to. Minsan alam nyo, pag lumalabas ako, pumibili ako ng ano sa grocery. Natatakot ko yan. Kasi ang dami ko pa din nababasa ng news eh. Sabi nila mga fake news, hindi ah. Ang dami ko pa nababasa na umatay sa ganito, ganyan. Yung pa, instant lang ganito kayo. Ay, Diyos ko, diba? Ganun katindi ang ganun sa COVID. Ang hirap. Sana naman matapos ato, back to normal. Ang hirap. Wait lang guys. Yung video ko noon. Yung video kong kumaganta ako.
Di ba? Ang dami kayong nahihirap. Alam nyo, yung iba ngayon dito may mga trabaho, pero half salary lang sila. Yung iba naman, wala na talaga. Ang dami nagsasarap po pa nito. Nakawala din kami part-time. Gawa ng, natatakot din yung mga ano, mga taong gustong magpa-part-time. Katulad ng sa shop. Iba po yung iba meron na. Yung iba meron na. Sana naman tuloy-tuloy na. Bala ko pa naman umuwi ng December or early next year. Sana naman. Kasi walang pera, guys. Ang hirap umuwi na walang pera. Diba? How I wish and pray. Tapos atong COVID na ito, wala na talaga. Kahit saan parte ng mundo, mawala na talaga si COVID. Kaya muna ako, guys, ha? Dire-diretso muna kaya ko. Kasi pag ito, nahinto ko na naman ito, hindi ko na ito makain na, ano, mamaya na naman ito lalamig na. Thank you, guys. Kaya muna ako. Thanks for watching me. Pasensya na po. Hindi pa ako masyadong marunong. More practice pa po. But don't forget to subscribe my channel, okay? And like, share, and click the notification bell. Thank you. Thank you.